kababayan ko dyan sa Pinas. Hello, kabayan! Good afternoon! May kwento pala ako sa inyo. Alam niyo yung isishare ko ngayon, katakot-takot talagang, Diyos ko Lord, nanginig talaga ang buong kalamnan ko, pati yung tuhod ko talaga. May isishare lang ako sa inyo na gusto kong, ayoko rin danasin ninyo pagka pupunta kayo sa lugar ng Middle East, lalong-lalo na dito sa Bahrain, dahil dito ko siya sa Bahrain na naranasan. Sa tagal ko sa Bahrain, this is my first time na naranasan ko siya. So, bago ang lahat, gusto ko sana, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe my channel. Don't forget to hit the bell notification para pag ma-upload ako ng mga videos, ma-update kita. So, hindi ko alam na nito yung mangyayari sa araw ko na to, day off ko. Pero alam nyo ba na ito yung pinaka worst day sa tanang buhay ko dito sa Bahrain. Katakot-takot talaga ang nangyari sa akin. Alam mo yung link ko, yung oras na yun, katapusan ko na sa Bahrain. Yung parang takot na ako na hindi ko makikita ang mga anak ko or mapapauwi ako nang wala sa oras. Hindi ko na alam ang magiging kahinatnan ko sa oras na yun. Grabe talaga. I swear to God, parang, Lord, bakit ganun? Napasabi ko talaga ng ganun sa sarili ko. So, para maintindihan nyo ang lahat, ito, ikukwento ko na. Pumunta ako sa health center. By the way, ang health center dito, mga kabayan, is public. Para na rin siyang hospital, public hospital dito. Yung health center na tawag dito is public hospital na din. Hindi siya katulad sa atin na pag health center is yung parang pang emergency agapan lang dito. Kumpleto din, may mga laboratory, pwede kang magpagamot. Meron kumpleto sila, basta parang public hospital na rin siya. So ganito, nung nagpa-appointment ako, kasi ngayon dito bago na naman, pag magpa-check up ka dito, through appointment naman. So, nung pumunta ako ng umaga, alas 7, pumunta ako ng health center dito sa Bahrain. Dito ako banda sa Hura, kasi yung, kung ano yung, by the way, kung ano yung address, kung saan naka-address yung CPR nyo, meron mga designated area ng mga health center na pwede ka. So, libre, no, libre ang consultation, libre ang gamutan, libre ang laboratory. So, ngayon, dahil ang address ng CPR ko is nasa Gudaybiya, so dito ako pumunta sa Hura Health Center. Ganito ang nangyari. Nung pauwi na ako, dahil nga alas 7 pumunta ako sa health center, hindi ako, nakakuha ako ng appointment, so pinabalik ako ng 11. So, nung pagkatapos kong kumuha ng appointment ko para sa 11, naglakad-lakad ako. Siyempre, yung health center is nasa likod lang ng police station dito sa Hura. Eh di naglakad-lakad ako, natuwa ako sa Bulaklak. Yung daisy na bulaklak, basta ang ganda kasi niya, bloom na bloom kasi winter pa nga dito. So, ang daming color, may yellow, may orange, may pink. So, yung mga parang gusto ko siyang i-capture, ganyan kasi ako pag may makita akong nagandahan ako. Gusto kong picturean o kaya videohan. By the way, mga kabayan ha, gusto kong mag-ingat din kayo. Hindi ko alam kung lahat ba ng Middle East bawal ang picture taking or video sa mga public places dito sa Middle East. Pero dito sa Bahrain, pinagmahigpit na pinagbabawal ang picture taking at video sa mga public places, especially sa mga government establishment. Okay? So ako gusto kong iparating din sa inyo na to kasi baka lalo na yung mga baguhan na pupunta dito sa Bahrain, ayokong maranasan ninyo itong naranasan ko ngayon dahil talaga namang nanginig ako sa takot. Hindi ko alam kung
kung makakauwi pa ba ako ng Pinas or makikita ko pa ba ang mga anak ko. Alam mo, yun ang nasa isip ko kanina na dinala ako doon sa headquarters dahil sa ginawa ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo to para maging lesson at maging awareness sa inyo. Okay, mga kabayan ko? Dahil talagang nanginig ako kanina, Diyos ko. So, ayun na nga. So, ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagagawa ko, yung gusto kong i-capture, binidyohan ko at pinicturan. So, ito nga. Ito yung video na to. So, ayun na. So, hindi ko alam na nung malapit na akong matapos, tinawag ako ng police, isang officer. So, dito kasi sa Bahrain, pinagbabawal at mahigpit na pinagbabawal talaga yung taking pictures at videos sa public places, especially sa mga government establishments. So, isa na doon yung police station. So, ako naman, alam ko na yon, pero hindi ko lang maintindihan na yun palang mga bulaklak na nasa gilid ng premises nila is bawal din pala yon. So, hindi, ang akala ko kasi is yung sa loob lang at saka yung mga building nila ang bawal. So, yung mga bulaklak, hindi bawal. So, wala akong kamumuang, nagbi-video ako, inaantay lang din pala nila akong matapos. Tapos, nakikita pala nila yon sa, camera. So, naka-surveillance yung camera nila. So, inantay nila ako, tapos maya't maya, tinawag na nila ako. So, syempre, natakot ako kasi first time na nangyari sa akin yun. Tapos, ayun na, nung tinawag na nila ako, tapos sinabing, pumasok ka dito sa window na to. Pumasok ako sa headquarters ng police station ng Hura. Nung pumasok na ako, tinanong yung CPR number ko, yung phone number ko kinuha. Una pala yung CPR ko kinuha, tapos yung phone number. Tapos sinabihan nila ako na ba alam na bawal yung pagpipictures at saka pagbivideo dito sa public places. Sabi ko naman, so far naman na nandito ako sa Bahrain since 2014, alam ko na yung rules dito sa Bahrain. Pero ang hindi ko lang alam, pinaliwanag ko rin sa sarili ko. Sinabi ko na hindi ko alam na pati pala yung mga bulaklak na dito sa corner na to ay hindi rin pwede. So, ang sabi naman nila sa akin, huwag kang matakot. Gusto lang naming linawin din sa iyo na under sa premises pa kasi daw ng police station na yon, nakikita daw kasi sa camera. So, alam nyo ba ang nangyari nung pagpasok ko sa headquarters, di ba tinanong yung CPR ko? So, kinuha nila yung phone ko, tapos pinabuksan nila yung phone. Dahil yung phone ko may password, so pinindot ko yung password. Pag pindot ko ng password, tiningnan nila yung gallery ko. So, alam ko naman sa sarili ko na talagang hindi pwede yung mga establishment ng government. So, tanging ang subject ko lang naman is yung bulaklak. So, nung pagbukas nila sa phone ko, is nandun talaga yung bulaklak lang. Yung subject lang talaga ng bulaklak ang kinuhanan ko. So, inabswelto nila ako doon, Diyos ko. Pero grabe na ang nginig ko, mga kabayan, pati tuhod ko talaga, sobrang nginig ko, grabe, natakot ako kasi, alam mo yung taon na to, nagbabalak pa naman akong umuwi, tapos magbabakasyon ng Pinas, tapos maaantala pa, grabe talaga, Diyos ko Lord, sabi ko, nanginig talaga ako sobra, I swear to God, nanginig ako, tapos, ayun na nga, tapos nung sinabihan nila ako na huwag akong matakot, gusto lang daw nila na maging aware ako na hindi pwede kahit yung mga bulaklak lang yan or kahit anong mga bagay na katuan mo under sa premises nila, hindi pala pwede. So ayun, mga kabayan ko, lalo na yung mga baguhan at papunta dito sa Bahrain, ito lang yung masasabi ko. Hanggang ngayon nanginginig pa ako, nagkukwento sa inyo kasi talagang natakot ako, honestly, natakot ako, takot na takot talaga ako. Kaya advice ko na rin sa inyo, wag na wag kayong magpi-pictures o magvi-video sa public places dito sa Bahrain.
hindi ko lang alam sa ibang mga lugar ng Middle East, pero dito sa Bahrain talagang mahigpit na pinagbabawal, lalo na yung mga government establishment nila, lalo na yung mga palasyo, yung mga hospital dito, mga ganyan, yung mga police station, bawal yung mga ganun, basta lahat ng public places. At bawal din dito na yung, alam mo yung iba dito, lalo na katulad natin mga expatas, magdi-video. Kaya napansin nyo, hindi ako ganun nagbablog sa outside, kasi nga katakot-takot dito, kasi yung iba mga sensitive na ayaw nilang makita yung mga mukha nila. Kaya kung minsan nagbablog ako, more on road trip, nasa car ako, naglalagay ako ng ganyan. Pero yung kusang magagayin ka kahit sa mall, hindi siya pwede talaga, mahigpit dito. Kaya ayun lang, yun lang ang gusto kong iparating sa inyo, mga kabayan ko, na ayaw kong ranasin nyo yung shaking talagang experience ko for today's vlogging. Grabe talaga ang inig ko. So ayun, kaya doble-doble ingat talaga tayo, ha? Ayoko yung maranasan nyo yung takot, katakot-takot talagang nangyari sa akin ng araw na to. Kaya ayokong ranasin ninyo ang naranasan ko sa araw na to. So ayun lang, mga kabayan ko, ang gusto kong iparating sa inyo. Kaya salamat sa lahat ng sumuporta at nanood ng aking mga videos. Kaya kung may mga katanungan kayo o may gusto kayong iparating sa akin, o may gusto kayong mga katanungan, i-comments nyo lang lahat dyan sa mga videos ko. Panoorin nyo kung trip nyong panoorin. Kaya ayun, salamat. Maraming salamat sa inyo, mga kabayan. Have a blessed Sunday, everyone. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!